Welcome to Don Karin The Real Series Plus. Very excited to share with you my Japan trip diary. So lahat ng marirecall kong pwedeng share sa first-timer, so makakatulong sa mga first-timer dyan. And hopefully, mag-enjoy kayo sa mga isha-share kong information. So for the past siguro mga 5-10 years, hindi ako nakakapag-bakasyon outside the country. So nakakapag-beach lang ako pag may mayroong summer outing sa office. Pero nakakamiss din yung mag-travel abroad. So last year, I decided na i-renew yung passport ko and it's about time to leave the country for a while para makapag-recharge. So inisip ko, ano ba, South Korea ba? Because I'm a huge K-drama fan. Or Japan? So, ayun. I decided to go to Japan in 2024. And supposedly, pagpupunta ko ng Japan with Joy, my office mate before, back in siguro 1999 pa yata yun, pero nagka-problem, so hindi natuloy. So ngayon, so this is really is it. Kailangan matuloy na itong Japan trip ko. Good morning, or good afternoon. I'm here now in Japan. My plane over there. And I'm trying to go to the immigration. But first I need to get my bag. Welcome to Japan. Look at that. So finally, I got my new ticket. I was late because tagal lumabas ng luggage ko sa carousel. So late ako. Instead na 1:15, umabot ako sa Narita Express na around 1:20. So nagpapalit pa ako ng bagong tickets. And then I'm waiting for my train. Hey, ba yan? Hindi kita. Kita niyo ba? So 1:45, I'm not sure kung pwede na pumasok. So let's wait, let me go signal. I'll be right back. So December pa lang, inayos ko na lahat, kinumplete ko na yung mga requirements. And then I found through a friend, si Anne. Anne has been very helpful, good to me. So I found out na merong rally tours, traveling tours sa Mega Mall. And then I passed my requirements there. Pero sabi nila, since I plan to go to Japan in March pa, end of March, masyado pa maaga. So, in-evaluate yung mga requirements ko and then pasado naman lahat. So, they advised me to go back in early January para ipasa yung mga documents. So, first weekend ng January, I went back to Rally Travel and Tours sa Mega Mall. And pinasa ko na yung documents ko. I paid siguro less than 1,000, mga 900 plus yun. And I nag-plan ako to get a multiple entry visa. So I paid plus 500. Pero pag hindi ka na approve sa ME, multiple entry visa, by default, SE naman yun. So ibibalik naman nila yung money mo pag hindi ka na approve sa ME mo. So, mga tips ko, pag pupunta kayo sa airport, i-print nyo na lahat yung mga documents. Kasi sa akin, in my case, yung immigration officer asked for COE, yung ID ng company, proof of your vacation leave, ano pa, so yung itinerary nyo sa Japan,
yung booking ng hotel. So lahat yung print nyo para pag hinanap ng IO, immigration officer, handa ka na. Since you'll be traveling a lot sa Japan, so by bus or by train, I suggest you get Suica card or Anisa, Pasmo. So yun, makakatulong yan. You can use this for traveling or dun sa mga vendo or even pambayad sa mga food sa convenience stores. Another helpful tip I can give is get eSIM, Aralo. I got Aralo. For 10 gig, I paid like mga 300 plus pesos. So, during my trip sa Japan, mga 6 days, nagamit ko lang siguro mga 8 gig. So, sulit yun, Aralo. I'll give the link to the Aralo dun sa description below. Initially, solo traveler dapat ako sa Japan. But when I mentioned it to my friends, sila Joyce, sila Jomel, they decided to join me. And it was such a blessing to have these guys with me sa Japan. And you'll find out later. So, ito na nga. So, sabi namin, we will meet at Shinjuku Station. Okay, napakalaki pala ng Shinjuku Station. And sabi ni Jomel, okay, let's meet at New Days. Okay, Diyos ko Lord, ang dami palang New Days inside. So, yun. So, number one mistake namin. So, also, there are times na hindi gumagana yung whatchamacallit, the Google Maps. So, mag-invest kayo sa eSIM na magaling, like Aralo. Nawawala kasi minsan yung signal. Super tagal namin naganapan. But eventually, after 10 years, nakita-kita na kami. And nag-check-in muna ako to sa hotels to get rid of my stuff para bumalik na kami sa Shibuya Station. So for this trip, I stayed at Hotel Sunlight Shinjuku. Maganda sa kanya, it's near the Shinjuku Station, nilakad lang namin. And ano pa ba? Maliliit yung mga hotel rooms sa Japan. So huwag kayo mag-expect. Ang maganda sa kanya is, gusto ko sa kanya is may bathtub. Doon pa lang solve na ako. So after a long day or in the morning, gusto ko magbabad sa bathtub. One weird thing, walang aircon. Not sure kung heater lang daw ang available. So, during my stay, binubuksan ko yung bintana to get some cold or some cool air from the outside. So, not sure kung paano pag summer and super init sa labas. In case you didn't know, heated ang toilet seat sa Japan, so very comfortable if you do your number 2 in the morning. I cannot stress this enough. Malaking tulong ang Google Maps. So, pag pupunta kayo sa isang place, kunyari mag-start kayo dun sa hotel nyo, sabihin nyo lang doon, indicate nyo lang kung saan kayo pupunta, and then sasabihin niya kung if you need to walk this amount of time or this much, then po sasakay kayo ng subway, sasakay kayo ng train. So doon nakadetalye yun. And very detailed ang Google Maps. So make sure na install nyo sa mobile phones nyo. And mag-invest rin kayo sa eSIM. I suggested this, Aralo, get Aralo. Or kung meron kayong mas ibang eSIM na makukuha. You're looking at this Japan itinerary. This is a collaborative effort. So, pag may mga requests,
sinisingit namin dito sa Excel spreadsheet. And then, maganda rin na pag may isang area, naka-focus lang kayo doon kung ano yung kailangan nyo bilhin, list it down para hindi mawala or makalimutan. And then, don't forget, anything can happen, mag-change ng weather or may mangyaring iba, feel free or be open sa modification nitong itinerary.